Traffic Management System, National Edition, Subject Number 6, Citizen Participation. Dito pag-uusapan natin ang kanyang gamit, kanyang importansya, at sa kanyang proseso. Ang gamit ng citizens participation ay bali ang general public or mostly mga drivers ang magiging kasama ng mga enforcers magbantay para sa mga pasaway ng mga drivers. Ang mga pulis natin, kita naman natin ang ratio sa mga tao na sa labas, kung paano, lalo na yung mga drivers, paano sila mag-behave, paano siya makita ng mga pulis, yung mga pasaway. So, nandito ngayon sa concept na to, ay tayong mga drivers ay makakatulong na 24/7 na bantayan itong mga pasaway. At ang kinagandahan dito, itong ating mga drivers as magiging contributors ng mga videos ay magkakaroon ng incentives. So, nandyan yung motivation. At kung titingnan natin, kung ating i-apply itong klase ng concept gamit ang isang mobile application na kung tawagin ay Patriot, ay papaano ka na bilang isang driver na magluloko sa pagdadrive sa labas 24 hours kung nandun ka sa labas dahil di mo alam meron palang gumagamit ng Patriot sa likod mo at meron kang kasalubong na merong Patriot. So, isa itong concept na magbabago ng ugali ng mga drivers. Tulad ng sinabi ko, kung hindi ka marunong sa batas trapiko sa labas, huwag ka na lumabas dahil hindi mo alam sa maghapon, hindi mo alam kung saan ka nahuli, dadami ang violations mo. So, yun ang maganda dyan. Isa itong concept na talagang magpapabawas ng mga pasaway. Ngayon, ang proseso dito ay ida-download ang mobile application ng mga drivers o kahit general public, gagamitin nila yan. Dahil itong application ay pwedeng gamitin ng publiko talaga. Kahit doon sa tinatawag natin illegal parking, na kung saan sa mga barangays ay meron sasakyan na nagpark ng illegal, pwede niyang mapicturean yun, pagkatapos i-send, pagkatapos patitikitan dahil yung mga boxes meron mga plate number at doon siya nagpark na wala siyang, hindi yun sa kanya, automatic meron siyang penalty. So, yun, itong tinatawag natin na mobile application ay malawak pa ang pwedeng magawa dito. Marami pang pwedeng ilagay dyan. So, yun nga siya sabi natin dito, ang magiging proseso ay ganito. I-download sa smartphone ang apps na mobile application at kung tawagin ay Patriot. Pagkatapos yan, magre-register siya. Proper registration na para maging authentic yung nag-register na yan. Pipicture siya, address, telephone number, lahat ng details, tapos syempre isasama ang bank account dahil possible bilang isang citizen na nakapag-contribute ng katikit-tikit ay magkakaroon ka ng incentives. Di ba maganda? Kumita ka na, nagdisiplina ka pa, at natulungan pa natin ang ating mga enforcers. So, yun ang kanyang magiging sistema dito sa barangay, dito sa citizen participation. So, yun nga, itong tinatawag natin na Patriot ay napakaganda dahil pwede pa itong madagdagan ng mga functions, sabihin natin. Pwede itong gamitin nila. Dahil itatopic natin ito doon sa interagency na tinatawag, na dito sa apps na to, malalaman natin kung halimbawa dito sa Pasay,
may ordinances ang kanilang LGU doon tungkol sa mga sasakyan. Doon malalaman nila. Pagdating nila sa area, sa boundary ng Manila, malalaman din nila kung ano ang mga ordinances doon. So doon pala sa map, makikita nila nagbiblink na yun doon na nakapasok ka na ng Makati. So ito ang iingatan mo, coding ngayon. Pagdating sa Manila, oops, walang coding ngayon. Kung ano-ano lang mga ordinances na dapat malaman ng tao. So, patriot ay napakaganda na gagamitin ng concept na concern citizen participation. So, yun lang at doon naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat.